Pero bakit po? Eh, hindi niyo naman po ako kaano-ano. Tsaka, anak niya po yung biktima. Dahil alam kong biktima ka nila. Anong kapalit niyan? Anong kailangan mo sa amin? Sige na, wala. Ayoko lang napapaparusahan ng tao na wala namang kasalanan. Hindi po ako naniniwala na walang kapalit yan. Eh, kayong mga politiko, lahat may kapalit. Gina! So, shall we proceed? Congressman, i-re-record ko lang itong pag-uusap natin, ha? Sige. Pagkatapos mong aminin sa korte, sa harapan ng judge, na ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero, anong nangyari? Hindi ko na po masyado maalala kasi emosyonal po ako noon, pero ang natatandaan ko po, nagbigay na ng verdict ang judge. And then, tinapos na po nila ang trial. Tinanong ka ba ng judge kung talagang ikaw ang pumatay kay Leo Guerrero? Na willingly ina-admit mo to? O baka naman napipilitan ka lang, o ginawa mo to para pagtakpan ng iba? Wala po akong naaalalang tinanong niya yan. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon para magpresenta ng ebidensya sa kaso para lumakas ang kaso niyo? O makapagsabi man lang na hindi kayo ang pumatay kay Leo Guerrero? O masabi na hindi man lang murder ang nangyari kung hindi homicide lang? Hindi po, attorney. Bakit ho, attorney? Alam niyo, Congressman, mahalaga kasi sa korte na usisaing mabuti ang bawat salaysay. Na yung salaysay ng mga testigo at mga nasasakdal, na malaman ang buong katotohanan. Hindi pwedeng magkulang dahil buhay ng tao ang nakataya dito. Maraming salamat ho ulit, attorney. Pag-aralan ko lang itong kaso ni Celine. Balikan ko kayo agad. Thank you. Magaling si Attorney Lena. Lahat ng kasong hawak niya, naipapanalo niya. Magtiwala ka lang. Sa kanya, may tiwala ako. Pero sa'yo, wala. Ano na naman, Lena? Eh, sinabi ko naman sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Anong gagawin mo? Sino ang lalapitan mo? Si Attorney Avellano na lang pag-asa natin. Oo na. Mahirap lang ako. Wala akong pambayad ng abogado. Pero alam ko magagawan ko to ng paraan. At hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko natutulungan ang anak ko. Lena, hindi kita minamaliit. Alam ko na marami kang ginawa para kay Celine. Pero sana hayaan mo naman na ako ang gumawa ngayon. Alam ko na hindi ako makakabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko, pero sa ganitong paraan at pagkakataon, matulungan ko ang anak ko. Anak niya ho? Celine. Ano pong ibig niyong sabihin? Oo. Anak ko. Dominic. Hanggang sa mata ng korte, ikaw may kasalanan. Hindi mahuli ang totoong pumatay sa anak ko. Kay Leo. Sir, salamat po ah. Kasi kahit hindi niyo kaano-ano, tsaka anak niya pa po yung biktima, tinutulungan niya pa rin po ako. Kayo po ata yung pag-asa na pinagdadasal ko. Ano na, Darla? Nakabalik na ba si Celine dyan sa facility? Baka naman sinasadya niya na yung sakit-sakitan niya para hindi siya makabalik dyan. Eh, ma'am, may doctor's orders naman po eh. Aha! Okay ah. Talagang maraming pambayad yung babae na yon para makonfine siya. Ganon. Ewan ko nga ba, ma'am. Basta ito, Darla. Oras na makabalik dyan si Celine.
para mapunta yung babae na yan sa tunay na kulungan. Tama na yung ilang linggo niya sa paraiso. Panahon na para mapunta siya sa tunay na impyerno. Oh, hi! Welcome, attorney. I'm sorry, Ate Velda. I have bad news. Nag-file ang kapo ni Ms. Serrano ng petition for certiorari. Gusto nilang ipareview ang pagsintensya kay Celine. What? Nag-file na ako ng petition for certiorari sa Court of Appeals. Attorney, ano po yun? Basically, ang certiorari ay isang order mula sa isang mataas na hukuman papunta sa mababang hukuman para ma-review ang mga records ng isang kaso. Re-reviewin po ulit yung kaso ni Celine? Oo. Ayon sa testimony ni Celine, nagkaroon ng pagkukulang ang judge. Walang due process. Ni hindi siya nagtanong o nagkusisa matapos umamin ni Celine. Ni hindi nga siya humingi ng ebidensya para malaman kung ano ba talaga ang kasalanan ni Celine bago niya hinatulan. Kaya tayo nag-petition for certiorari ay dahil nabaliwala ang proseso. Hindi naging sapat ang paglilitis, kaya mali ang sintensya kay Celine. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, may pag-asa ng pawalang sala si Celine. Talaga po? May pag-asa pa. Congressman, mauna na ako. Sige. Ms. Serrano. Dominic, alam ba ni Velda na tinutulungan mo kami? Ako, ang pamilya mo at si attorney lang nakakaalam nito. Ayoko ng gulo. Lalo na para kay Celine. Baka imbes na makatulong to, lalo pang gumulo ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, hindi to malalaman ni Velda. Paano ka nakakasiguro? Ginawan ko ng paraan. Lena, hindi ko ipapahamak ang anak natin. Hindi kita ipapahamak. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, ako na lang ang gagawa ng paraan para sa anak ko. Tapos muna na ako.